people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil ang tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh na Mama Sam ninyo. Imagine ninyo, mula kaninang umaga na nagtrabaho ako hanggang ngayon, hindi pa ako naliligo ah. Ang pretty pa rin ng lola ninyo. Charot! So, ito nga, marami tayong chika ngayon. So, si PE teacher, ayun, umalis, pumunta ng probinsya dahil sasama nga doon sa singing contest. Sabi ko, ba't hindi niyo ako sinasama? Charot! So, yun. So, ando doon siya, pupunta siya doon at para mag-join doon sa bata na ilalaban nga sa singing contest. And then, 2 days siya mawawala. Natatawa ako kasi yung iba, niloloko ako. Sabi niya, hala, ikaw lang hindi nakakaalam na aalis si PE teacher. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ang sabi ko, wala siya sinasabi sa akin. Tapos tinawag nila. Tapos sabi ganun, 1 week daw mawawala si PE teacher. Ang sabi ko naman, ako mamimiss ko siya. Tapos ang sabi naman nila, sabi naman niya sa akin, hindi, 2 days lang. Sinungaling siya. Sabi, galon! So, wag ko daw ako malungkot kasi daw, babalik naman daw siya. Charot! So, yun! So, ito nga, syempre, kahapon binigyan niya ako ng regalo. Binigyan niya ako ng lotion, body wash. Ang dami-dami niyang binigay sa akin. Naloka ako ng bongga-bongga. Pero sige, tingnan natin kung saan matutungo tong landian namin ni PE teacher. O, di ba? So, ito na. Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga. Kaya guys, hindi ko napatatagalin. Binibining Pilipinas, may bagong corona. Miss Charm, o, di ba? So, yon, so excited tayo kasi ito nga na nagdag nga sa Binibining Pilipinas, yung Miss Charm. Pero, nakakalungkot kasi dalawang corona naman ang mawawala. Ito nga ang Miss Grand at saka ang Miss Intercontinental. Yes. Sa ngayon, meron na lang 3 corona ngayon ang Binibining Pilipinas, Miss International, Globe at saka Charm. So, sila. So, marami nagtatanong sa akin, tingin mo Mama Sam, pilay ba ang Binibining Pilipinas? Ako, ang sagot ko dyan, hindi ko alam. Maaaring yes, maaaring no. Yes, kasi syempre ang daming pageant ngayon, saan-saan sila sasali yung mga girls. Pero no, kasi parang naniniwala ako, may market naman ang Binibining Pilipinas. At syempre, may mga babae pa rin talagang gustong sumali dyan. Alam mo, parang makaaribo lang ng bonggang-bongga si Binibining Pilipinas. Yung, alam mo yon, yung parang mag-agawan pa rin yung mga tao. Siguro taasan lang niya yung price niya. Gawin niyang 1 million, di ba? Para mawindang ang lahat, di ba? Lahat sila magpunta sa Binibining Pilipinas. But ako naniniwala ako, Binibining Pilipinas is a Binibining Pilipinas. Once you're a Binibini, you're always a Binibini. Bakit? Saan ba galing yung mga pageant na to? Di ba? Ang Miss Universe Philippines, saan ba siya galing? Sa Binibining Pilipinas. Ang Miss Grand, saan ba siya galing? Sa Binibining Pilipinas. Ang Miss Supranational, saan ba siya galing? Sa Binibining Pilipinas. At ang Miss World, saan ba siya galing? Sa Binibining Pilipinas. O, di ba? So, sasabihin mo, hindi matatag si Binibining Pilipinas. Eh, iniluwal niya lahat yan sa kanyang sinapupunan. So, ibig sabihin, mananatiling matatag at talagang palaban ang Binibining Pilipinas ever. Di ba? So, yon, sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. So, tingnan natin kung ano ang maidudulot ng charm dito sa pageant ng Binibining Pilipinas, kung talaga magiging charm nga ba sila para sa Binibini. Magandang pakinggan, no? Malay mo, ito yung lucky charm nila. Oh, di ba? At ito na nga at sumunod na chika. Mama Sam, anong tingin ninyo? Kung sasali si Samantha Panlilio dito sa Miss Universe Philippines o sa sa Miss Earth 2023. To be honest ako, sa Samantha Panlilio, magaling to at caliber.
Pero kasi syempre nandoon ako, nako, natatakot ako sa kanya kung sasali siya sa Miss Universe Philippines kasi dapat talaga paghandaan niya ng bonggang-bongga. Hindi lang yung physical ha, kasi sa physical naman maganda naman talaga si Samantha Panlilio. Ang kailangan ni Samantha Panlilio dito, yung magkaroon siya ng advocate talaga na, alam mo yon, yung may masasabing may istorya, di ba? Kasi yun naman talaga yung kailangan natin dito sa Miss Universe Philippines. Yung may istorya, yung may backstory. And then tingnan natin kung sasali nga ba dito sa Samantha Panlilio. Kasi medyo nararamdaman ko. Mukhang pupunta ito sa Miss Universe Philippines. Pero kung ako kay Samantha, ay pupunta siya sa Miss Earth. Kasi sa Miss Earth talaga, alam mo yon, hindi siya maagrabyado doon. Kung talagang magaling siya, magaling siya. Pero naniniwala naman ako kay Samantha. Kasi kung talagang magaling si Samantha, eh, kaya niyang manalo dito sa Miss Universe Philippines kahit ano pang mangyari, di ba? So, tingnan natin at yan yung abangan natin kay Samantha Panlilio dito sa competition na Miss Universe kung sasali siya, di ba? At ito na, sumunod niya, chika. Sabing ganon, Mama Sam, anong tingin mo sa bagong looks ngayon ni Pauline Amelex? Pauline Amelex, to be honest, mas maganda yung nakikita ko sa kanya ngayon. Medyo, di ba, inayos yung kilay niya. Tapos, yung makeup niya ngayon talagang parang bagay na for the Miss Universe. Ang ano ko na lang kay Pauline Amelex, siguro yung katawan, saka yung eksena kung paano niya larampa, saka lagyan niya ng konting drama talaga na, alam mo yung pang Miss Universe. To be honest, si Pauline Amelex, deserve niya. Deserve niyang makoronahan din. Kasi, sobrang ang tiyagahan niya. At talagang inilalaban niya yung sarili niya. I think lalaban uli siya dito sa Miss Universe Philippines. Kasi nakikita ko medyo nagbabago ang styling. Nakita naman natin, di ba? Ang kilay. Talagang parang pang Miss Universe na. So, tingnan natin. Abangan natin yan. I'm so excited to her. Pero mas gusto ko lumaban siya sa Miss World talaga. At speaking of Miss World, ito ang nakakaloka, Diyos ko, ang mga prize ng Miss World, umaabot talaga ng, nako, milya-milya. Merong, magkano ba to? 1 million prize ang kanilang, ano, pa-premyo, $1 million, di ba? So, Diyos ko, ewan ko na lang, ang swerte-swerte naman na mananalo ngayon ng bagong Miss World. Pero nakakaloka, kasi ang Miss World ay sa May pa gagawin. So, postpone na naman siya, tagal-tagal. Para sa akin, siguro ito na yung edition na 2023. Huwag na natin siyang isipin na 2022. Kasi yung 2022 edition, ano na sila eh, yung kumbaga parang overdue na para sa pageant. So, pero na lang kung magpa-pageant sila ng dalawang beses ngayon taon na to. So, parang in-skip na yon. So, ito na 2023 na. Kasi, alam mo yon, ang layo-layo, May. So, sila ang unang-unang magpa-pageant ng international. Kasi, di ba, kawawa naman yung mga kandidata. Parang na-expire na sila ng bongga-bongga. Hindi ako natutuwa ng ganyan. Katulad na lang ito sa Binibining Pilipinas, di ba? Kung iisipin mo, parang kung si Miss Charm, ha? Sa isang taon palalaban. Tapos si Miss International na mananalo dyan, sa isang taon pa rin lalaban. Kaya, eto, ayoko naman ng ganong eksena kasi yung experience natin kay Hannah Arnold, di ba? Tingnan nyo yung nangyari kay Hannah Arnold na expired, di ba? So, yun. So, ayoko siya ng ganon. Gusto ko pag this year. So, pag next year, ganon. Hindi po pwede yung magpa-pageant kayo tapos sa next year pa ang laban. And yung mag-pageant na lang kayo sa December. Mag-appoint na lang kayo ng Miss Globe. Ganon. So, di ba, nakakaloka kasi. Parang, it's too late. Parang, masyadong delay. So, I think appoint kayo ng ano, ng kandidata na ilalaban nyo sa Globe. Tapos, total, yung Miss Charm sa 2024 pa naman. Tapos, ang bagong Binibining Pilipinas International, sa next year pa siya lalaban. And di sa next year na lang kayo mag-pageant. Agahan na lang ninyo yung screening ninyo. And then, siguro ang pageant nyo ay sa January. O, di ba? Para hindi naman masyadong agrabyado yung mga girls. Kaya, ayaw ko sa inyo, bahala kayo dyan. Nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo. At eto nga, Celeste Cortese, nagsalita na ang lola. Ang sabi niya, to present my country, the Philippines, it's my great
honor, di ba? Greatest honor. Oo naman, sana ganun din yung naramdaman mo nung nag-present ka noon sa Miss Earth. Kasi di ba, iba pa rin talaga yung na maipresenta mo yung sarili mo doon sa international pageant. And then Miss Universe to die. Sabi ko nga sa'yo, kahit matalo ka naman dyan, okay lang. Kaya lang, ayun lang. Kasi kapag hindi ka napasama sa semifinals, medyo hindi ko lang alam kung ano yung magiging career mo after. Sana hindi to maka-apekto sa plano mong mag-artista, sa plano na maging modela. Kasi syempre, di ba, parang isipin mo na lang na medyo ang hirap kasi kapag ganyan. Siguro kung halimbawa nakarating siya sa top 5, ayun, ang laki ng potential na maraming kukuha sa kanya. Pero ngayon hindi ko alam. Pero syempre parang nakukuha naman niya yung simpatya ng lahat. So I think maganda naman yung magiging kapalaran niya dyan sa susunod na journey niya, di ba? So kung mag-artista man siya o magiging modela, don't give up, Celeste. Ako naniniwala ako na may plano ang Diyos para sa'yo at magiging maganda ang next ano mo, ariba mo ng bonggang-bongga. So kung gusto niya sumali sa ibang pageant, ayun ang hindi ko alam kung effective ba sa kanya ang beauty pageant. Kasi parang tingin ko, kung sasali siya uli, dapat magkaroon muna siya ng advocacy, ng purpose para pag dumating siya sa isang international pageant, alam mo, makikita kagad kung ano ang purpose mo kung bakit ka nandirito. Diba? So, yon. Sa lahat ng mga nag-a-attempt na sumali, diba, sa isang beauty contest, alamin nyo muna kung meron ba kayong purpose, meron ba kayong gustong ipahatid sa mundo or magiging inspirasyon ba kayo sa lahat. Para at least, di ba, pag dumating na ang labanan, meron kayong ibubuga, meron kayong ipinaglalaban. Hindi yun nandun lang kayo kasi maganda kayo. Charot! So, yun. So, nakakaloka. So, kayo guys, ano guys, ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Please comment below naman dyan para at least malaman ko naman kung ano opinion mo sa mga chika natin ngayon dito sa Mama Sam Vlog. So, yun guys. Guys, maraming salamat guys sa inyo lahat sa walang sawang supportang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, wag na kayong umarte. Please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yon guys. Guys, maraming salamat. Kung gusto mo maging fresh at maging kasing ganda ng mamasam mo, mag-tender juicy ka lang. Charot! So, yon. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!